it's kind of a variety pick, pero I would put my vote as well na dito for Onik naman, no? So let's go one for one on the vote here. Ang ganda rin, I mean, I'm sure sa chat split din yung decision ng chat dyan, no? Oo. For the fans of these two teams. Eto na. Got game number 3, ladies and gentlemen. Bren Esports versus Onik PH. Who will take the very first victory ng ating regular season? Oo, yun ang pinakamalaking tanong dito, ladies and gentlemen. Pero yun na nga, may pasok dito, Viraga Armor kagad, no? Tanggal dito. Ang lakas din ng burst damage niya, no? Ng Bren Esports dito sa part na to. And even, ito yung iniisip ko kasi, the reason why I was not really leaning towards dun sa Farsa. The ultimate of Khalid kasi could be able just to single-handedly na gamitin para lang sa isang Farsa. Yes. So siguro kaya napaka-confident nila na i-first pick lang din yung Khalid dito. Napaka-stable na pick siguro. I want to mention din, Tol, na ano, napapasik ko sa pro play natin, no? Patay yung 0-4-1 sa simula. Hindi 1-3-1 Nagsi-0-4-1 bigla, eh, no? Ano? Rewarding kasi talaga yung 0-4-1 eh. Kumbaga, ano eh, you have a big you have a higher chance of invading pagka may partner agad. Tapos once na maging successful siya, sobrang rewarding din at the same time. Yeah. Kasi why not? Konting minion wave lang naman sa taas yung mawawala sa'yo eh. Pero kung ma-deny nyo kaagad yung buff, no? Napaka-crucial kasi sa Mobile Legends nung early, ano eh, nung early kill talaga, nung early minute. Kapag nakuha mo buff tsaka kill, no? Oo. Talagang ramdam na ramdam mo. Pero ito ah, ang unang tinitignan ko kasi dito, where will be the power spike might actually happen? And I'm really looking towards Onik PH dito to be the one to strike first. Yeah. They can actually do that, no? In the form of the Kufra. And that's what's happening right now! They went for Lusty here! Nabay na lahat ng Jitun Doin Shul po dito ni Lusty. That's the first blood clearly and was secured by Wise. Actually, malaking bagay yung paring Shin kasi because Oh My Venus will be level 4 agad-agad dito and masobrang madi-disrupt dito ang Bren Esports. Yes, Bren Esports do have here the Loyi, pero if Farsa would be able to get his level 4, kaya niyang snipin sa likod yung Loyi na hindi na halos makakagamit ng skill niya. Yeah. And again, Loyi has a nice kit, no, in the front, pero mobility. Tsaka pag natag mo sa likod, yun yung problem. Yes, yung ultimate niya, it's massive mobility on the macro, pero ang tinutukoy ko is micro mobility on dodging someone who assassinates you, and lalo na pag tinatama, naaabutan ka ng spell, no? Rub. Yeah, parang ganyan. So, sobrang, ano, no? Sobrang ambilis nung naging ikot dito ng Onik PH. Just basing simple na nakuha nila doon si Lusty. So, ngayon, it's all about Bren Esports. Paano yung magiging sagot here? Jay, tumalod. Yeah, alam mo na, nakakatuwa, kasi yung idea lang na pag gumamit ka ng Farsa noon, pagtatawanan ka eh. Novelty pick eh. Ngayon talaga metang-meta na. Tingnan natin kung may kitang-kita pa na kill dito ang mga membro ng Bren. Rebo dives in. He actually tries to like emulate what Iaknu has done on that game number 2. But enough about that. We get the turtle here being initiated on by Bren. Maybe because of Rebo getting pressure and taking the attention of Onik down by the mid lane. Nakuha yata yung... Nakuha yung buff? Hindi naman na, at least Wise been able to secure the purple buff kasi medyo crucial yun, pero teleport na mangyari doon sa may orange naman. Nako, sige, sinimulan dito ng mga taga-membro ng Bren, zoning them out. Jay here will be punished, pero within the range naman ng feathered airstrike ngayon, etong si Lusty. Just a few health getting chinked out, hindi naman naging game shard dito ang mga taga-Onik, knowing na natalo na, nakuha na yung buff. No, yung timing nila dito, kasi of course, the timing nila, the purple buff was actually out na the next na spot out ni Rebo. Then, suddenly, nag-teleport sila kasi alam nila the next na kukunin ni Wise gonna be this orange buff. And yun nga yung nangyari. Yeah. Well, they're tagging on Rebo. Hindi kasing kunat dito. Kumpara nung ginawa ni Iaknu dun sa game number 1. 1-3 tayo ngayon. Medyo toned down yung laban natin. No? Kumpara kaninang sobrang init nila. But pickups are happening more than ever dito para sa Onik. One for each side lane here. And maybe this is the momentum that we are talking about. Dilar here went for the Falling Star Moon para kay Pew dito. Nakita ka na ba ng Loyi na corner? Nagpapalo dito ng Onik PH in no particular order. Pero may ganti naman, mga kaibigan. Maalam pa rin naman si Wise doon under the turret. Oo, pero eto na. Medyo mas mararamdaman na dito natin parang sin dito si Carl TC. Oo. Ano eh, kumbaga, nakuha niya na dito yung groove niya. Look at this, even Lusty going against dito sa tier 1 turret. Pero walang pakialam doon si Carl TC. Yeah, actually, ganda nung juggle doon, no, ng Onik. Binibait nila si Carl Z by getting the last hit on that minion wave sa may bandang baba para may turret aggro na mag-connect kay Carl TC. Pero, ang dulas talaga kasi ng, ano eh,
ng Lancelot, isang thorn rose lang. Oo. Dadyo agad. Parang medyo na gano'n, no? Nag-hesitate doon si Oh My Venus with a Feather Airstrike. Na nakita niya kasi si Carl Tisi and there's a big possibility since wala rin siyang backup that time. Pwede na siyang pasukin. So kung ngayon, medyo dikit na dikit in terms of gold ang both of the teams natin dito, and I think both had the possibility on the power spike. I think the next turtle will be the next engagement natin dito, Panchin. And Carl Z is actually starting on that one. Katabi niya na nga lang yung Luigi dyan. Tumalun yung ating Kufra. Away ka agad. Tapos kumanta na rin si Oh My Venus. Kuha pa rin doon yung turtle. And that's it. Bren is quick on the rotation. And it feels like nauunahan at nauunahan nila yung Onyx PH. Yes, nakakil yung Onyx PH, pero sa paunahan, sa objectives, it is on Bren. Oh, ang ganda rin yung zone out nila rito. Kung mapapansin mo rito, Few, yes, it's actually dying here on this game. Pero yung aggressiveness, even with the ult, talagang lagi nila natanggalan ng buff doon si Wise sa may orange. Yeah. And of course, Dilar and Ribo dancing around for that part. Mukhang, ayan, alam nila na hindi na rin basta pwedeng mag-initiate si Few para bumakap kay Dilar dun sa may bandang taas. So, pressure is established again by Force here on the top lane side. Si Khalid naman yun ako ng push dito sa may bandang baba. Rob, we have a close fight here. No, it's a very, very close fight. Pero somehow, medyo hindi naman ngayon napapansin na naman dito. Flat PC did have a very good game doong game number 2. Pero to, huli ka, Betchin, mga kaibigan. Wise dito, classic combo on the flicker to the Shunpo plus, ay to the Jitundo plus Way of the Dragon. And easy pick to the main carry of Onyx PH. Iba rin si Lasty talaga. Praktisado ang paa dito sa show niya. Ang hirap pa dito, sa totoo lang, ang hirap hulihin ni Carl TC on this game. You only have like Jay, yes, the magic ball, nandoon just to block his dashes. Pero after that, paano na? Yeah. And ano, ang effective ng tower dives dito ng Bren? Like, they have a lot of outplay kits in terms of micro. Whenever these two teams hug each other as a team, no? Whether for this team fighting, no, they would commit for this push. They know they can win, eh. Bumati si Jay dito ng kanyang ultimate, down for Lusty. Pero that is the main tack now, Jay will be punished. He's actually gonna get punished. And yun na nga, Carl TC is really on a roll dito, ladies and gentlemen. And it's up for Onyx PH. Paano? Paano yung magiging huli nila dito? And I guess the only thing that he'll be able to do, siguro an ultimate na manggagaling from Kufra, or probably a good falling star moon, or a stun na manggagaling for the sky, Oh My Venus. Pero aside from that, Carl TC is gonna be unstoppable all throughout the game. Iba pa rin talaga si Carl TC. Alam mo yung kahit anong init talaga ng mga nasa semi-pro na mga hyper carries, nag-aabang lang yung mga Diyos ng NPL, no? Nakakamiss makita ulit sila Carl TC dito. Grabe, Thorn Draw, sulit na sulit. Phantom Execution, go for the finisher. Damage dito against Onyx PH. Jay na lamang ang natitira. Kita mo si Wise na wala na naman. And I cannot but feel nakuha ng bawi talaga at control ng laro ng Bren Esports nung na-pick up ni Lusty si Wise. Grabe, paborito ni Few na mag-teleport dyan sa may damo, sa may tabi ng tier 2 sa gitna. I mean, he's actually done this for like 3 times during this game. Markado ni Few. Actually, madali din mag-setup dyan eh. Tsaka malaki yung space mo sa may bandang likod. If you want to commit for that kind of dive. But still, yep, lamang na po dito ang Bren Esports. But it's not, definitely it's not yet over para sa Onyx PH dito. One big fight lang. One big fight lang. Pwede pa tumalun si Dilar. Wala pang dead sea yung ating Esmeralda dito. Jay can still make a massive setup. May last insanity pa tayong inaabangan. There's a lot to be thrown here against Bren Esports pa. May nag-iba yung laro nila, no? Nung ang naging hyper carry nila during this game is actually the Roger. Kumpara nung sa YSS si Wise, mas aggressive siya in nature. Yeah. Pagka nawala, na-disrupt yung parang early rotation na Onyx PH, I think medyo kinukulang dito yung Roger. Feeling ko nga eh, parang mas okay yata ibang clarify kaysa sa Roger dito eh. Yak mag-garing corner di ha? Maabutan nga ba? Way of the Dragon ni Lusty Binner na. Sick dito ngayon si Wise. But they will not commit. Objective is there. Dilar won't join the party actually for this. And now they're focusing on Toribo. Masyadong risky dito ha? Okay, Wolfsaul. Dito si Dilar. Umikot lang. No falling star man, I think wala na. Mabout. Yeah, I think mabout na yung call. Alright, so almost the same thing on game number 2. Medyo on the back foot na naman dito, parang siya yung Onyx PH. And they're really waiting for Wise na mag-online. And well, at least they have Oh My Venus na to defend. Hindi naman sila agad-agad din mapupost dito. Yun nga lang, sobrang control ng Bren Esports yung pace ng laro na to. Yes, kailangan din nila bantayan tol yung fights outside the base. Kasi
despite sobrang ganda ng defensive capacities ng Onyx under inhibitor, yun na nga, under inhibitor. So lumabas lang sila ng konti, pwede silang ma-flank. It's a prank ni ano, sa likod mo. Akin magulat sila. Nasa likod mo na, mga kaibigan. Pero I don't think na magkakaroon. They might try to contest this one. Hindi makalapit yung ano eh, si Iyakno, which is yun siguro, pero may teleport sila na naman. Doon sa design na damo. Grabe, favorite brush. Oh, mga kaibigan. Favorite brush. Trademark brush ni Pew. Parang dyan na. Oh, nakatakarin na eh. Kumbaga, pwede mong lagyan ng pangalan ni Pew yung damo na yan. Oh, tinarakan na eh, list. Private property, no entry. Ganun na yung ano, ganun na si Pew doon. I also want to, ano, account lang, parang hindi talaga ganun ka-successful yung Roger ngayon sa series natin. Three games, three Roger, no wins, tol. Oo, either of the team na gumamit. No? Parang kinakapos eh. Kapos eh, no? Kaya malayo talaga dun sa damage ng, ano, ng YSS. Ako, even me, I'm thinking na you would just go for a melee carry kaysa Roger dito. Baka mas viable pa nga magharit eh minsan. But let's see here. We got the Lord already. This is not a Luminous Lord. They went for an explosive dive. Mga member dito ng Brand Esports ngayon, maalam na naman si Wise lagi na lang. Tingnan natin ngayon as they go for the push na maalam din yung Xborg, the top lane side being worked on by Flopsy. He is the drop in done in by Brand J defending the bottom lane side in him. And I think that's it. That's gonna be the first puncture into the base of Onyx PH as they take the bottom lane inhibitor threat ng Brand. Ito, Brand Esports. Dilar, dito naman na natitira, kini-AO na rin ng mga member ng Brand, and they're poised to take the win. They're not just gonna take one, they might take two, as the top lane inhibitor turret ay masisira na rin dito. Dumi-depensa na lang si Oh My Venus, spread an airstrike, at kita mo yung buga ng damage doon ni Carl Tizzy. Man, iba talaga ang mga carries ng MPL. Grabe, grabe yung actually that was actually I'm telling about yung takot ng isang Farsa sa isang Lancer. Kasi you have always this anxiety na ang hirap mag-ulti kasi laging meron at merong magda-dash. Katulad doon, diretso parang double dash yung ginawa doon ni Carl. Grabe. It's like almost the same nga yung gusto nila mangyari kasi denied in din ng Onyx PH CPU. Just luckily, nakapag-teleport out after that CQ doon sa may upper top